Masaya nagbalik Pilipinas ang UP Singing Ambassadors. Bitbit nila sang katerbang parangal mula sa iba't ibang kompetisyon sa Europa. Ang kwentong patok, hatid ni Opie Carabel. Ang gilas ng UP Singing Ambassadors o UPSA, paglapag pa lamang nila sa Ninoy Aquino International Airport. Kasabay nito ay ang pagbandera ng kanilang mga napanalunang award mula sa limang prestigyosong choral competitions na sinalihan nila sa Europe. Limang grand prize qualifications, dalawang grand prizes, pitong first prizes at tatlong third prizes ang nasungkit ng grupo mula sa mga bansang Poland, France, Wales, Hungary at Switzerland. Of course, before the competitions, everybody was nervous, but definitely we were already on. We always did our best, and then that magic moment spelled it out. That's why we won the grand prize and the first prizes. Hindi raw biro ang preparasyon ng UPSA. Halos 8 buwan raw silang nagsanay. We studied about 70 very difficult songs, and then in one competition, we even sung about 24 songs and everything was difficult. Kinailangan rin daw nilang mag-aral ng kumanta sa iba't ibang lingwahe tulad ng French, Hungarian, German at Italian. Ipinarinig pa nga ng choral group ang kanilang pag-awit ng French. Dahil sinuguri ang mga ambassador, nag-atid rin ng goodwill ang grupo sa ating mga kababayan sa Europa sa pamamagitan ng pagkukonsyerto doon. At natutuwa kami na dahil sa aming mga konsertong ito, somehow we have helped in uplifting the image of the Philippines abroad. Matuwan-tuwa ang kanilang mga boss, ang kanilang mga amo. Doble naman ang selebrasyon ng grupo dahil sa pagkakapanalo rin sa Pinoy Idol ng kanilang miyembro na si Gretchen Esquina. Dapat ay kasama nila si Gretchen sa kanilang European tour, pero hindi siya nakasama nang makasali siya sa Pinoy Idol. Proud of she won the Pinoy Idol, and then she was also proud of us. Obrigado, Carampel, GMA News.